Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror, o droga na hindi angkop sa mga bata. Isn't that a Caduceus necklace from Del Mare? Yes, but I'm sure she's not wearing the real one. Nor does she even know what the Caduceus symbol stands for. Caduceus is a traditional symbol of the Greek god Hermes. They're often mistaken for each other because they're so similar. Do you know the difference? Isipin mo, pinahiyaan niya ako sa vice president ng ENG. Mukhang siya pang may alam at mukhang ako yung bobo. Ano pa sa tingin mo, Myra? Na ikaw lang talagang bubo. Ayan, lait ka pa ng lait kay, ano, kay Linit. Na ikaw naman pala ang hindi nakasagot sa tanong ng Vice President ng EMG. So ngayon, sino nang pahiya? E di ikaw din. Ayan. Ayan, Myra. Leksyon na yan sa'yo. Kasi nagpamagaling ka. Hindi ka naman magaling. Parang parin lang kayo ng anak mo nga si Zoe. Kaya, ayan. Kayo, mga impacta, bitter lang kasi kayo eh. Kasi naiingit kayo sa mag-iina na mga magagaling at mga genius. Kayo, si Annalyn, nagmana sa kanyang nanay at sa kanyang tatay na pariyong mga matatalino. Eh kayo ni Zoe, si Zoe naman fake naman eh. Kaya kasi hindi naman siya anak ng ni Dr. Tanyag. Kaya nagmana din si Zoe sa utak mong bulinaw. Ngayon, sino sa inyong dalawa niya? Linit, ang utak bulinaw kasi yun ang pinagmamalaki mo na matalino ikaw, kisyo may pinag-aralan ikaw, ikaw ang owner ng Apex. Pero saan ang galing mo kung sa actual pala? Tamimi ka, nakatunganga ka, natulala ka kasi wala kang maisasagot. O ayan, sige, ayan pa. Gawin mo pa, Myra. Lahitin mo pa si Linit para mas mukhang tanga ka. Diba? Ayan, sino mukhang tanga sa stage? Diba ikaw? Ikaw ang nabuhusan ng tubig na malagkit sa mga taong inutusan mo kasi nawaisan ka nila Giselle. Alam mo naman si Giselle matalino yan eh. O, nakita niya siguro ikaw na pinayara mo yung dalawang lalaki. So, sinuhot niya. O, ano ngayon na pala mo? Sino ang napahiya naman ulit? Di ba ikaw? Oh, kasi sabi mo, hindi original ang sinuot ni Lynette. Ang sabi mo, fake. At hindi alam ni Lynette ano ibig sabihin ng Caduceus. De? Oh, ayan, na-explain ni Lynette. Oh, yung tinanong ka ng Vice President, hindi ka nakasagot. Sino nakasagot? Si Lynette pa rin nakasagot sa mga tanong. Kaya yung Vice President, interesado kay Lynette. At nagpakilala siya. Nagtanong sa kay Lynette kung sino ang pangalan ni Lynette. O yan. O sino ang nadala ng ano, ng Vice President? Diba? Si Lynette, ikaw na iwan. Na parang tanga. Na buwo. O diba? O kahit si Neri nga, na kaibigan mo. Diba po pa lang sa'yo? Kaya dapat daw, pinag-aralan mo yon. Pero hindi mo pinagandaan kasi hindi mo alam na mayroon palang meaning. Eh, ikaw ang una eh. Ikaw una na nagsabi sa Vice President na hindi totoo ang sinusuot ni Lynette. Kahit ang meaning nito, hindi niya alam. So ngayon sinagot. Eh, ikaw nang natulala. At ikaw tinanong, hindi mo nasagot. O, ayan ang leksyon sa'yo. Sige, ipakita ko pang galing mo. Kasi mas magaling si Lynette sa'yo. Hindi mo alam. Test siya ka, no? Diba? Kaya ito naman ang ating pagkabangan sa Lunes, guys, kung sino sila Lynette at Myra ang mananalo sa contest na ito. Ayan, huwag tayong kukurap. Ayan, panoorin natin ang Abot Kamay na Pangarap sa Lunes na ito bukas na. Ayan, ang kahindig-hindig na episode at ang tiliseryeng Abot Kamay na Pangarap. Kaya ito'y paganda ng paganda kasi ang bida natin ang bida ngayon. At sila naman ngayon ang nasa baba. Kaya ang mundo bilogi, di ba?
Ayan. Kaya sa mga wala pa nakasubscribe sa aking channel at bago pa kayo dito, please naman subscribe naman kayo sa aking channel, i-like ninyo at mag-comment kung ano inyong saloobin sa teleseryeng ito at i-hit ang aking notification bell para sa latest ko pang mga upload. At ito si Infinity TV Channel, nagpapaalam sa inyo. Babu! At salamat pala sa inyong panonood sa aking channel, sa walang sawang pagsuporta. At God bless us all. Bye-bye.